Good morning sa lahat. Magandang araw, hapon, umaga man sa inyo. Araw ng Sabado ngayon. Sa pagkikita muli, gusto ko lang makapag-live para man lang pang pasigla sa katawan. Ano nangyari kay ano kay Emeline Villanueva na para siyang manok na napisaan ng itlog sa loob ng sa puponan niya. Ano bang pinaghimotok niya? Anong sabi niya sa akin? Demonyo daw ako. Paano kaya pinag-iisip ng tao? Kahit hindi si Emeline, kayong mga nagsasabing demonyo ako, saan natin makikita na ako ay isang demonyo? Kung sasabihin ninyo yon, mali pala ang turo ninyo na may demonyong espiritu. Tama din ang paniniwala ko ng demonyo ay tao. Kasi tao naman ako. Kaya mga turo ninyo, malayo sa katotohanan. Para kayong kumuha ng bato at pinukpok sa ulo ninyo. Pag sinasabi ko na ang tunay na demonyo ay tao, hindi kayo naniniwala. Kasi mayroon nga kayong tinuturong demonyo na espiritu. Tapos ako, sinasabihan ninyong demonyo. Ano pa nangyari sa utak ng tao? Hindi kaya niwala ng demonyo tao. Tapos ngayon, sa ako, si tao, sinasabihan ninyong demonyo. Kung hindi ba puro potakti ang nasa utak ninyo? Kaya sabi ninyong demonyo, may demonyo bang puro kabutihan ang ginagawa? May demonyo ba na ng gamot at pangaral ng libre? At ang panggagamot ko at pangaral ay hindi ito tulad ng mga pare at pastor ninyo na nanguligta ng pera. Pangalawa, higit sa lahat, may backup ako na mula sa Diyos. Kaya sabi niya sa akin, manggamot ka at mangaral. Ang boses mo makapagaling, makakita ka ng kasalanan tao, makita ka ng kasalanan ng patay, buhay man o patay, at higit sa lahat, makakita ka ng parating. Ay itong lahat na ito, nasa wall ko na ito, bago pa nangyari. Ngayon, sasabihin, demonyo ang gumamit. Paano ba ninyo na pinag-isipan na demonyo ang gumamit? Para nang sinasabi ninyo na ang Diyos na kinikilala ninyo, na sinasabi ninyo na kayo ang tunay na naghati ng salita at mensahe ng Diyos, ay walang kakayahan. Para sinasabi ninyo na ang Diyos ninyo ay walang kapangyarihan. Dahil hindi kayo nabakapan ng Diyos. Kayo naman nagsasabi na ang Bible ninyo ay yun ang kaligtasan. Kayo ang nagsasabi na ang Bible ninyo, nandiyan ang katotohanan. Pero, kayong may hawak na Bible, kayo naman ngayon yung walang backup na mula sa Diyos. Paano natin yun masasabi na makapangyarihan ng Diyos na kinilala ninyo, eh wala naman kayong backup na mula sa Kanya. Ngayon, sasabihin ninyo sa akin na demonyo ang gumamit. Kaya nakakita ko ng parating, nakakita ng kasalanan, ubos ko makapagaling. Ngayon, malinaw doon na wala kapangyarihan ang Diyos ninyo. Bakit tinuturo pa ninyo kung wala palang kapangyarihan? Dapat ang tinuturo ninyo, demonyo. Dapat ang sambahin natin, demonyo. Kasi siya makapangyarihan. Pero bang walang kapangyarihan na maglikha sa mundo, maglikha sa kung anong meron dito sa mundo? Sabi ninyo, ang Diyos ang nakapangyarihan.
Ngayon, sinasabi naman ninyo sa ginagawa ko, demonyo naman. Paano ba ninyo pinag-isipan? Kasi simpleng bagay, hindi ninyo maunawaan. Ipagpilitan ninyo ang Bible ninyo, imilin. Ano mang magawa sa Bible ninyo? Nakikita naman natin na tao ang gumawa. Paiba-iba ang mga Bible ninyo. Noong sa Katoliko ka, ang sinasabi ninyo, kayo ang maligtas. Nung lumipat ka ng ibang relihiyon, sinasabi mo naman, kayo ang maligtas. Dito pa lang, makikita na natin na may mga lamat na ang utak ninyo. Hindi nga kayo nakapag-isip ng tama eh. Sa paglipat mo pa lang ng reliyon, nagpapatunay ito na may problema kayo sa pag-iisip. Hindi Bible ang kailangan ninyo. Magpasuri kayo sa doktor ninyo para maagapan. Kaya nga hindi ka nakapag-isip ng tama eh. Dahil may problema kayo sa pag-iisip. Kasi pero simpleng bagay, hindi natin maunawaan. Ibig sabihin nito, may problema. Hindi lang naman kasi natin mapapansin na may problema pala tayo sa pag-iisip dahil maayos tayo manalita. Pero mahina ang pangunawa natin. Ibig sabihin nito, may problema sa pag-iisip. Yung tinatawag na mental disorder o mental disability ba o ano ba tawag nun? Maraming batayan. Katulad ng sakit. Hindi ibig sabihin na maskulado ka, hindi ibig sabihin na energetic ka, hindi ibig sabihin na masigla ka, iwala kang sakit sa katawan. May mga sakit tayo na hindi natin nakikita. May mga sakit tayo na naramdaman natin pero hindi natin pinapansin. Kaya minsan napapansin natin, wala naman tayong naramdaman. Pero mahina ang katawan natin o mahina ang pag-iisip natin. Ito yon, mga sakit ito na hindi napapansin natin. Katulad mong Emilyn Villanueva, may sakit ka, parang awa mo na. Magpasuri ka sa doktor. Ubong hayaan yan. Dahil pag lumala yan, ikaw din ang kawawa. Habang maaga pa, magpasuri ka. Meron naman siguro dyan na mga doktor na tatawag na indigen ba yan? Na libre. Kahit pa paano, matulungan kayo. Ako ang nag-alala sa inyo, Emilyn. Sasabihin ninyo na duwag ako. Paano naging duwag? Nagkalat ang live video ko sa Facebook o sa lahat ng social media. Nagkalat ang mga live video ko na sinasabi ko na ang mga pare at pastor ay numero ang makasalanan. Dinuro-duro ko na sila. Di ba? Hindi ako nagtatago. Nagkalat ang mga posting ko tungkol sa mga gawain ng mga pare at pastor. Hinahamon ko na sila ng harap-harapan sa harapan ng maraming tao sa social media. 8 taon ko nang ginawa ito, Emilyn. Tapos sabihin mo na duwag ako? Nasaan ako naging duwag? Tapos sasabihin niyo kayo ang matapang. Hindi nga ninyo may pakita ang mukha ninyo sa posting ninyo. Hindi nga ninyo may ipakita ang mukha ninyo sa profile ninyo. Hindi nga kayo makagawa ng live video. Tapatan ninyo o tapatan mo ang mga paliwanag ko sa live video. Tapos ngayon, sasabihin mo sa akin na ako ang duwag. Di ba? Kaya nga, tama nga ako na mayroon ka talaga pag may problema ka talaga sa pag-iisip. Hindi yan pangkaraniwang sakit. Parang virus yan sa utak. Hindi mo lang kasi yan napapansin. Ako na babahala sa iyo, Emilyn. Ang pangalan mong to na Emilyn Villanueva, iyon ang makiusap ko sa iyo. Magpasuri ka.
Na hindi pa huli ang lahat. Maagapan yan. Hindi basta-bastang sakit yan. Kahit anong paliwanag natin, hindi yan makaunawa. Paano naman sa pang-araw-araw mong pangailangan? Baka naman yung tama, isasabihin mo ng mali. Di ba? Yung mali, sasabihin mong tama. Wala na. Magkalitsi-litsi na ang buhay mo niyan. Hindi yan pangkaraniwang sakit. Na ano yan? Yun yung sakit na hindi natin nakikita. Na nagumagapang yan sa bawat ugat sa utak mo. Na natatawag nating cancer sa utak. Kaya, iwan ko ba? Simple-simple lang naman. Pumunta kayo sa clinic, magpasuri kayo sa doktor. E kung wala man makikita ang doktor, baka naman invisible na virus yan. Pero sigurado ako na mayroon kayong problema sa pag-iisip. Yung mga sinusulat ko, na mga pinupost ko, bago nangyari, mayroong pitsa yan sa pag-post, sa araw ng pag-post. May oras, may pizza sa computer. Hindi natin pwedeng burahin at hindi natin pwedeng baguhin. Yun pa lang, makikita na natin. Ngayon, dahil may pizza ang computer sarili, may pizza ang post ko, makikita natin na nauna ako. Ngayon, pag hindi mo ito maunawaan, at hindi mo maintindihan na pareho naman tayo ng lingwahe kung anong sinulat ko, ito ay nagpapatunay na may problema kayo sa pag-iisip. Kayong mga nangungutya. Ganito yon. Pag-isipan ninyo mabuti. Para makikita, kayo mag-examine mismo sa sarili ninyo kung wala ba kayong problema sa pag-iisip. Hindi lang naman to 50, 60, o 20 posko na nagkatotoo. Kadami-dami niyan sa posting pa lang sa pangyayari, bago mangyari, na isulat ko na. Kailangan ko sinasabi, bago kayo magkuminto, magbasa muna kayo. Dahil kung ang kuminto ninyo walang batayan, wala itong saysay. Kung ipinaglaban ninyo ang paniniwala ninyo na yun ang tama, ipaglaban ninyo at patunayan. Hindi pwedeng ipaglaban ninyo tapos hindi ninyo kayang patunayan o wala kayong ipapatunay. Di nagbukha rin kayong tanga. Nagbukha rin kayong may problema sa pag-iisip. Nagsumikap kang ipaglaban tapos hindi mo naman kayang patunayan. Kaya ka nga nagsumiksik dahil meron kang ipinaglaban. Katulad ng ginawa ako, ipinaglaban ko na ang Diyos ay hindi dapat pagkakitaan. Ang Diyos ay mahalin na walang kapalit. Ito yon. Ngayon, pinatunayan ko ang ipinaglaban ko na ito ang tama. Ipinaglaban ko na kinausap ako ng Diyos na isiwalat ko ang katotohanan. Ngayon, dalhanapan ninyo ako ng katunayan sa ipinaglaban ko, kay inilahad ko sa inyo lahat kung ano ang backup ng Diyos para paniwalaan ako ng tao. Una, boses ko makapagaling. Nagkalat na sa wall ko ang patunay. Nakakita ako ng kasalanan ng tao, buhay man o patay. Nagkalat na sa audio recording ko na hindi alam ng tao noon na nag-record ako. Ngayon, yung sinabi ng Diyos na makakita ako ng parating. Maraming nag-share niyan mula noon pa. Dahil 8 taon ko nang ginawa ito.
Kaya naumpisahan yun sa Bagyong Yolanda, Imelin. O sino man yung mga nangungutya pang iba. Basahin niyo muna yon kung paano ko sinulat. Dahil limang beses o apat na beses ko yan isinulat bago dumating ang Bagyong Yolanda. Limang buwan bago dumating, sunod-sunod, mayroon akong mga posting yan. Ngayon, gusto ninyo isa-isahin ko? Iisahin natin yung mas madaling makita. Yung sinasabi ko na super typhoon. Ang sinasabi ko na mawala ng kurente at signal ng telepono at maraming mamatay at mamising at magkaubusan ng kabaong. At higit sa lahat, sinusulat ko ito sa inyo mga bubo at tanga at may sakit sa utak na mangyayari ito sa Liti. Itanong ninyo sa sarili ninyo kung nasaan ang Tacloban. Huwag ninyong sabihin na ang Tacloban nasa Cebu. Huwag ninyong sabihin na ang Tacloban ay nasa Mindanao. Huwag ninyong sabihin na ang Tacloban ay nasa Luzon. Dahil ang Tacloban nasa Liti. Liti ang isinulat ko doon. Ngayon, sa tatlong lugar ba na meron tayo, Luzon, Visayas, Mindanao, bakit naitumbo ko yung Liti? Bakit nasabi ko magkaubusan ang kabaong? Kung hindi totoo ang sinabi ng Diyos na ang power of mind mo is powerful, dahil makakita ka ng parating. Ngayon, pag hindi mo ito maunawaan, nagpapatunay na ikaw ay may problema sa pag-iisip. Kaya tama ang sinasabi ko na magpasuri ka sa doktor. Ngayon, baka sabihin mo isa lang yan. Ilan ba ang gusto mo? Basahin mo yung bago pa nag-file ng kandidasi si Duterte. Kompleto lahat yan. Basahin ninyo ang Marawi kung paano ko sinulat. Basahin ninyo ang Chemical sa Syria kung paano ko sinulat. Basahin ninyo ang Vulcan sa Japan kung paano ko sinulat. Basahin ninyo ang Vulcan sa Hawaii kung paano ko sinulat. Gusto ninyo ng English? Basahin ninyo ang Bagyong Irma kung paano ko sinulat. At Miami. Tumbukan yan. Pinangalanan ko ang lugar niyan. Ngayon, kadaming lugar sa buong mundo. Hindi pa nabuo ang Bagyong Irma. Ilang buwan pa bago dumating. Isinulat ko na, tinumbo ko ng Miami. Ngayon, pag hindi niyo ito maunawaan, meron nga kayong problema sa pag-iisip. Ilan na yung nabanggit ko? Nasa mga 10 na siguro yon. O imigit ko mula. Gusto mo pang marami? Marami pa. Kayo mamili. Nandiyan na lahat sa wall ko, nandiyan na lahat sa mga social media. Yung mensahe ng Diyos, 2013 pa, na hindi pa nangyayari mula noon pa, na sinasabi ng Diyos na ang dating lugar na hindi binabaha, ngayon babahay na. Ang dating ilog na hindi umaapaw, ngayon aapaw na. Ang dating lugar na wala noon na mga trahedya magkaroon na. Yun yung ibig sabihin doon. Kung ano yung hindi pa nangyayari mula noon, mangyayari na ngayon. Ngayon, kailan lang ito nangyayari? Itong 2017,
2018. Ang mga baha sa Middle East na hindi na pangkaraniwang sinasabi nila. Laging sinasabi nila, first time nangyayari sa kanila. Tingnan mo naman, 2013 pa, ilang taong nakalipas at nangyari na. Yung sinasabi ng Diyos na ang basura, ibabalik ko rin sa kanila. Hindi pa nangyari noon yun. Kailan ito na-post ko? 2013 pa ito. Kailan nangyari? Ito lang, 2017 o 18. Ngayon, sasabihin ninyo na demonyo ako. E demonyo na nagbibigay ng babala sa mga tao para mapaghanda ang mga tao? Ngayon, kayo ang nagsasabing kayo ang nakapagligtas. Paano nyo maibiligtas ang mga tao? Hindi nga kayo magpagbigay ng babala. Hindi nga kayo makapanggamot. Kasi wala kayong pahintulot ng Diyos na ang boses ninyo ay makapagaling. Ngayon, sasabihin ninyo kayo ang makapagligtas? Ang ginagamot ko dito, hindi lang sakit sa physical. Tatlo ang ginamot ko dito, Emilien Villanueva. Mental, physical, at spiritual. Kasi nasabi ko sa iyo na mayroong ang sakit sa utak. Hindi mo lang ito alam. Paano mo nga malaman? Hindi, may sakit ka nga sa utak eh. Mayroong mang sakit sa utak, malaman niya na may sakit siya? Hindi. Hindi mo ito alam. Kahit anong isip mo, hindi mo ito malalaman. Kasi sa utak nga eh. Ang alam mo, na tama ang sinasabi mo. Pero, sa ibang tao, mali. Dahil hindi ka nakaunawa at hindi ka nakaintindi. Kaya nga mayroon tayong doktor na mga psychiatrist eh. Pinag-aralan ang pag-iisip ng tao at utak ng tao kung ano ang nangyari. Katulad mo, Emilien Villanueva, sa mga sinulat ko na hindi mo maunawaan. Pag sinasabi natin na itong bagay na ito ang tama, ang sinasabi mo mali. Dito pa lang makikita na natin na may problema ka sa pag-iisip. Kayo mga nangungutya, katulad din kayo kay Emilien. Hindi lang kayo bobo at tanga. May mga problema talaga kayo sa pag-iisip. Katulad kayo ng mga pare at pastor ninyo. Sinasabing sila ang pinagutusan ng Diyos na wala naman silang kayang gawin. Dito pa lang, makikita na natin na may problema ang mga utak nila. Sinasabi nila na sila daw ang naghahatid ng tunay na mensahe ng Diyos. E wala namang backup ang Diyos sa kanila. Paano natin masabing pinag-utusan sila na wala namang backup ang Diyos sa kanila? Dito pa lang, makikita rin natin na may mga problema ang pag-iisip ng mga pare at pastor ninyo. Tingnan niyo mga pare ninyo. Ang tagal nating pangarap sa Pilipinas na magkaroon ng pagbabago ang bansa natin dahil lubog na tayo sa kasamaan at kasalanan at iba pang mga bagay o corruption man. Ano nangyari sa mga pare ninyo? Kinalaban si Duterte. Nagumawa na nga si Duterte ng paraan kung paano tayo maahon sa hirap dahil nalubog tayo sa kasalanan. Wala pa si Duterte,
ang mga pare ninyo sa loob ng simbahan, nagmimisa, nagdadasal na sana magkaroon ng pagbabago. O ito na. Mayroon ng taong nagmalasakit, nagmagkaroon ng pagbabago. Pero sino ang kumakalaban? Ang mga pare at pastor ninyo. Ngayon, hindi ninyo sabihin na may mga problema ang mga pare at pastor ninyo, na may mga lamat ang mga utak nila. Ngayon, anong ginawa ng mga pare ninyo? Para silang anay. Isa din pala sila sa sumisira o kumukot-kot sa pira sa kaban ng bayan. Kaya sila kumalaban dahil hindi na sila makapagsamantala. Dahil ang korupsyon, mawawala na. Ito ang dahilan. Ngayon, sinasabi ninyo, ang pare ninyo ay makadiyos. Sinasabi ninyo, ang pare ninyo ay makatao. Nasaan ang makatao? Rape doon, muli siya doon, rape dito, muli siya dito. Nasaan ang sinasabi ninyo makadiyos? Gawain ba ng makadiyos yun? Gawain ba ng pinag-utusan ng Diyos? Panoorin ninyo ang mga kaso ng pare. Libo-libo. Kahit sabihin na ninyo na huwag lahatin. Para sa akin, lahat sila. Dahil dapat kahit isang pare, walang gagawa nito. Kaya nagpakilala silang banal. Nagpakilala silang makadiyos. Pag nagsalita, akala ninyo hindi makabasag ng baso. Pero ang gagawain ni mga gawain nila, makademonyo. Yung paggamit pa lang nila sa salita at pangalan ng Diyos, na pagkakitaan nila, ang ulikta ng pera, sa amo at saring pakulo sa simbahan, ito ay nagpapatunay na maladimunyo ang kalooban nila. Ito ang nagpapatunay na hindi sila tunay na niwala ng Diyos. At sinarintulad ko sila kay Judas. Ngayon, Emilin, sasabihin mo sa akin, ako ang takot. Hindi pa ipinanganak ang taong katakutan ko. Yung asawa't anak ko, minsan, papaalis ako sa trabaho, biglang sisigaw, Papa, alis na kasi may ulan. Ang sabi ko, anak, manakot pa kayo sa akin, gumagamit pa kayo ng mga ulan. Hindi nga ako natakot sa pare at pastor, sa ulan pa kaya? Minsan, Papa, alis na, 8:30 na. Sabi ko, marami kayong panakot. Sa oras pa kayo gumamit? Hindi nga ako natakot sa mga kalaban ko, sa mga dambuhalang reliyon, sa oras pa kaya? Hindi niya ako kayang takutin sa ulan o oras man. Dahil hindi pa pinanganak ang taong katakutan ko. Pag alam mong nasa tama ka, ano man ang mangyari, hindi ka matatakot. Dahil ito ang paniniwala ko. Na pag nasa tama tayo, ipaglaban, panindigan, at patunayan. At wala tayong katakutan. Dahil pag tunay tayong naniwala sa Diyos, kasama natin ang Diyos sa lahat ng panahon. Isa ito sa paniniwala ko na hindi nanggagaling kanino man. Ngayon, sasabihin ni Milin, takot ako. Duwag ako na nandiyan na sa wall ko lahat. Nakaupsik ako kahapon. Silang hihina ako. Pero mga nabasa ko yung mga komento ni Milin para tilang gamot
bigla akong sumigla. Kaya hindi na ako kailangan bumili ng mga gamot. Magbasa lang ako sa komento ng mga nangungutya. Ito ang pinakamabisang gamot sa mga naramdaman kong panghihina. Hindi ako nanghihina sa mga pangungutya. Ito ang nagbigay ng pasigla sa buhay, sa katawan ko o sa sarili ko. Tingnan nyo naman, pag mayroong nangutya, lumalabas ang mukha ko dito. Nagla-live ako ng mahaba. Depende sa pangungutya. Dahil pag maganda ang pangungutya ninyo, gumaganda rin ang pakiramdam ko. Hello? Kuya, I'm on the way. Ah, okay, okay. Hintayin na yan kita. Okay, bye. Okay, bye. Bye. Okay, tama mo. Sabado ngayon. Mayroong mga tao pang nangailangan sa akin. Pinaghati-hati ko yung oras. Hindi lang dito sa Facebook. Marami pang taong nangailangan sa akin. Kaya pinaghati-hati ko ito. Saan kayo maghanap? Hinahatid, sinusundo ako ng mga taong nangangailangan. Pero kayo, nangungutya pa. Pero gustong gusto ko to. Dahil pag wala kayo, check, wala ako dito. Pag walang masama, ang Diyos ay hindi nagagamit sa akin. Kaya malaking pasasalamat ko sa mga taong tulad ninyo, Emilin. Dahil kung wala kayo, wala din ako dito. Tandaan ninyo yan. Kung walang masama sa mundo, hindi na magpaalala ang Diyos. Kaya dahil sa inyo, nandirito ako. Maraming salamat. Dahil mayroon pang pick up sa akin. Marami na kailangan. Sa pagkikita muli.